ang mga simenteryo ay puno ng mga mabubuting tao na ang mga magagandang ambisyon ay namatay kasama nila. Mga pangarap na hindi natupad, mga relasyong hindi lumalim, mga librong hindi naisulat, mga kantang hindi nakanta, at mga negosyong hindi nasimulan. Hindi to dapat mangyari sa iyo. Kaya sa video na to, malalaman mo ang 5 steps na dapat mong gawin para umasenso ka sa buhay. Pero meron tong isang bagay na kakailanganin. Isipin mo na yung buhay mo ay parang cellphone at isipin mo na yung iyong full potential ay yung power socket. Ito lang ba yung 2 bagay na kakailanganin mo to power up your life para maging successful? No. Kakailanganin mo ng 3 bagay. At ito ay ang charger. So ano ba yung charger na magkoconnect sa'yo at sa iyong full potential? It's very simple. It's action. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-act sa 5 steps na malalaman mo. Step number 1. Make a mess. Bakit hindi tayo gumagawa ng tuloy-tuloy na aksyon patungo sa pangarap natin? Dahil sa fear. Natatakot tayo mag-fail. Natatakot tayo magkamali. Kaya huwag ka matakot magkamali. Make a mess. Ang dahilan kung bakit wala tayong nakakamit na success sa ating buhay ay dahil hindi tayo gumagawa ng sapat na pagkakamali. Si Michael Jordan ay 2 beses lumabas sa Guinness Book of World Records. Una, lumabas siya sa top 10 na listahan ng mga basketball players na nakakuha ng pinakamaraming points. Pangalawa, lumabas siya sa top 10 list ng basketball players na may pinakamaraming mintis na tira. Ang dahilan kung bakit nakakuha ng pinakamaraming points si Michael Jordan ay dahil gumawa siya ng mas maraming shot attempts kaysa sa 99% ng mga manlalaro sa NBA. Si Babe Ruth, kilala mo? Hindi yung baboy ha. Si Babe Ruth ay isa sa greatest baseball players who has ever lived. Sumikat siya dahil sa pinakamarami niyang home runs, 714. Pero meron pa siyang isang record. Siya din ang may pinakamaraming strikeouts, 1,330. Sa madaling salita, make a mess, invite more rejections, fail more often. Gawin mo yung mga bagay na natatakot kang gawin. Maging komportable ka sa pagiging uncomfortable. The more risk you take, the more alive you will feel, and the more powerful you will be. Dahil bigla na lang mapapansin mo, hindi ka na natatakot sa failure. Kasi you give power to what you fear. Harapin mo yung fear mo, and you take back that power. Julie Andrews, sa kanyang first audition sa MGM, was rejected at according sa evaluation sa kanya, hindi daw siya masyadong photogenic. Yung great-great-lolo ko, si Grandpa Walt Disney, he applied sa isang newspaper as a cartoonist at nireject siya ng editor-in-chief dahil he lacked imagination daw. At nung maging entrepreneur siya, na-bankrupt siya ng maraming beses bago pa niya natayo ang Disneyland. Yung lolo ko naman sa Alak-Alakan na si Lolo Henry Ford, he became broke 5 times bago niya natayo ang Ford Motors na bumago sa car industry sa buong mundo. At yung lolo ko naman sa Talampakan na si Lolo Thomas Edison, he was evaluated by his elementary teacher as too stupid to learn anything. At nasisanti siya sa kanyang unang 2 trabaho dahil hindi daw siya productive. And yet, later on sa buhay niya, na-invento niya ang light bulb at ang tumataging ting na 1,093 other inventions lang naman. Kaya, huwag kang matakot magkamali. Step number 2, be a fool. Be a clown. Aside sa fear of making a mess o pagkakamali, ang isa pang fear na nag-hold back sa maraming tao para mag-take action is the fear of becoming a fool. Sa madaling salita, natatakot tayo mapagtawanan, natatakot tayo mapuna o ma-reject. Naniniwala ako na lahat ng very successful na tao, at some point in their journey, ay kinriticize, inayawan, pinagtawanan o kinainisan din ng maliit na grupo ng mga tao. Bakit? Dahil yung mga very successful na tao ay mga disruptors. At ayaw ng ilang mga unsuccessful na tao yung mga disruptors dahil ayaw ng mga taong to ng pagbabago.
gusto nilang gawin lang yung mga nakasanayang gawain kahit pa hindi na to epektibo ngayon. Yung paborito kong ninong na si Ninong Elon ay isang disruptor. Dahil sa mga significant impact na nabigay niya sa kung saan man siyang field na involve. For example, nakita natin yung influence ni Ninong Elon sa financial sector sa pamamagitan ng paglulungsad niya ng secure at mabilis na online payments na nakilala natin bilang PayPal. Bukod dito, yung kanyang kumpanya na SpaceX ay kasalukuyang ina-attempt yung imposible sa tingin ng maraming tao ngayon, at ito ay yung pagpapadala ng unang tao sa Mars. Martian yata itong ninong kong to eh. At syempre, nandyan yung Tesla niya na bumago at patuloy na pinagbubuti yung industriya ng dekuryenteng sasakyan. Sobrang tinututulan niya kasi yung pagdepende natin sa fossil fuels. Dahil sa mga ginagawa niya, may mga taong patuloy siyang pinupuna. Ito ang tandaan mo, kapag kiniticize ng ilang tao yung ginagawa mo o ng business mo, kahit wala kang ginagawang mali, doon mo malalaman na you are on the right path to becoming successful. So go ahead, be a fool, be a clown. That's the only way to become a great success. Step number 3, eat your frog. Kung taga-probinsya ka, siguro nakatikim ka na ng adobong palaka o crispy fried frog. Ang sarap nun, di ba? Kung may alam ka pang ibang luto sa palaka, pakicomment mo naman sa baba. Pero nakakain ka na ba ng buhay na palaka? Ew, di ba? Ang ibig kong sabihin dito, yung palaka represents the most difficult task or gawain sa iyong araw. Sinabi ni Mark Twain na, "Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day." Let me explain. Imaginin mo, ito yung to-do list mo. Number 1, linisin ang fridge. Number 2, tulungan si Junior sa mat. Number 3, bumili ng prutas sa palengke. Number 4, tawagan ang 20 potential clients. At number 5, kumain ng buhay na palaka. Question, ano yung una mong gagawin? Siguro nagtataka ka kung sinong matinong tao yung magsusulat ng kumain ng buhay na palaka sa kanyang to-do list. Well, hindi ko din alam. Gamitin mo na lang yung imagination mo. Siguro inutusan siya ng teacher niya sa biology na kumain ng buhay na palaka bilang isang experiment sa klase. O sinabi ng doktor niya na yung pagkain ng buhay na palaka pala ay magbibigay sa kanya ng mabuting balat, matangos na ilong at magandang kutis. Balik ako sa tanong, ano ang una mong gagawin? Yung pagkain ng buhay na palaka ay sobrang nakakadiri, sobrang nakakasuka at iiwasan to ng karamihan ng mga tao. Gagawin mo na nila lahat yung nasa listahan at i-delay ang pagkain ng palaka hanggat kaya nila. Yun ang dahilan kung bakit karamihan ng mga tao ay hindi mga successful. On the other hand, yung mga very successful, yung mga champions, kakainin mo na nila yung palaka. Sinabi ni Brian Tracy sa libro niyang Eat That Frog na yung mga champion daw ay ginagawa muna yung pinakamahirap nilang gawain. Bakit? Dalawang dahilan. Number 1, kung kakainin mo agad yung palaka, yung iyong pinakamahirap na task, magkakaroon ka ng power at confidence. Yung mga unsuccessful na tao ay mag-iintay muna o mag-iipon muna ng lakas ng loob bago nila gawin yung mga mahihirap nilang gawain or task. Pero kadalasan, kabaliktaran yung mangyayari. Kasi kung i-delay mo yung pagkain ng palaka, yung palaging pag-iisip tungkol dito ay magde-drain ng iyong energy. At number 2, kung gagawin mo yung pinakamahirap mong gawain sa umaga, yung buong araw mo yung magiging playtime na lang. Dahil lahat ng task na susunod ay magiging madali na lang para sa'yo. So what's your frog? Ang pagtawag ba sa mga clients mo para magbenta? O pagsusulat ng article? O pagka-create ng iyong one-year plan? Question, pero brother, paano kung meron akong dalawang mahirap na tasks? Ano yung una kong gagawin? Sinabi ni Mark Twain na, kung trabaho mong kumain ng dalawang palaka, kainin mo muna yung pinakamalaki. Step number 4, do your thing. Ang mga unsuccessful na tao ay hindi nagpo-focus sa isang bagay. Instead, kung ano-ano at iba't ibang bagay yung ginagawa nila. Magsusulat sila ng article ngayon, tapos mag-o-online selling naman bukas,
magba-vlogging naman next week, tapos mag-a-affiliate marketing naman next month. Pero alam mo ba na yung mga super successful na tao ay ginagawa lang ang isang bagay? At least no nag-umpisa sila. Ito ang totoo. The only way para maging super successful ka ay ang maging magaling or maging expert sa isang bagay. Binili ng lolo kong si Lolo Warren yung kanyang first stock noong 11 years old pa lang siya. At 80 years later, bumibili pa din siya ng stocks. Kaya naman naging isa na siya sa pinakamayamang tao sa mundo through investing sa stock market. Nag-umpisa si Uncle Tony Robbins kong mag-promote ng seminar para sa kanyang motivational speaker mentor na si Lolo Jim Ron noong 17 years old pa lang siya. Na-develop niya yung kanyang motivational speaking style sa kakapanood kay Jim Ron at inad niya yung kanyang high energy style at behavioral psychology spin. At 46 years later, nagtuturo at nagmo-motivate pa din siya ng mga tao through his talks and his seminars. My point is, focus on one thing, yung isang bagay na magaling ka o nai-enjoy mong gawin. What's your one thing? Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hindi alam yung one thing nila? Kasi hindi sila gumagawa ng sapat na pagkakamali or enough messes. Para madiscover mo kasi yung one thing mo or yung passion mo, kailangan mo mag-explore, kailangan mo mag-experiment. Make as many messes as you can. Make as many mistakes. Dirty your hands and muddy your feet. Ano ba yung common sa mga very successful na tao? Alam mo ba yung common between sa mga lolo kong sina Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci, at kina Uncle Bill at Lolo Warren? Lahat sila ay nagsimula bilang mga amateurs. Once upon a time, wala namang alam si Lolo Albert ko tungkol sa theory of relativity. Once upon a time, hindi alam ni Mozart kung paano gumawa ng music. Once upon a time, hindi marunong magpinta si Leonardo da Vinci. Once upon a time, hindi alam ni Tito Bill kung paano mag-operate ng computer. At once upon a time, hindi alam ng Lolo Warren ko kung paano mag-invest sa stock market. Katulad mo, katulad ko, nagsimula lang sila bilang mga amateurs. Pero they made a decision na mag-focus sa isang bagay until maging expert sila sa bagay na yon. Sinabi ni Malcolm Gladwell sa kanyang libro na Outliers, "It takes 10,000 hours to be an expert on something." Pero para kay Robin Sharma, para makapag-perform ka daw on a genius level, katulad ng mga ninong kong sina Steven Spielberg at Steve Jobs, kailangan mong gawin ang one thing mo for 30 to 40,000 hours. Ang problema, marami mga tao ang patalon-talon mula sa isang area to another. Kaya naman hindi sila magiging expert at lalong hindi makakapag-perform at a genius level. Ay, oo nga pala, muntik ko na makalimutan. Kung may napulot kang aral sa video na to, huwag mong kalimutan pitikin yung like button ha. Maraming salamat. At finally, step number 5. Make a mess again. Ang sure way patungo sa pagiging outdated o sa pagiging laos ay gawin mo ngayon yung ginawa mo kahapon. Kung parating ganun yung gagawin mo, mamamatay ang iyong career, mamamatay ang iyong negosyo. Kailangan mo magpatuloy na mag-grow, patuloy na matuto, patuloy na palawakin ng kaalaman at experience. Never stop making messes. Never stop making mistakes. Never stop failing. Never stop making a fool out of yourself. And never, ever give up. Alam mo bang malakas ka sa akin? Oo, totoo. Kasi binasa at inaral ko ng paulit-ulit ang 59 best-selling books para lang ma-share ko sa iyo ang 5 eye-opening money secrets. Alamin mo 'yon sa video na 'to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.